apasiona serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang teleradyo. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Balita, impormasyon, kontrobersya o katiwalian, lahat isisiwalat, walang labis, walang kulang. Narito na ang inyong patrol ng Pilipino, Henry Omaga Diaz. Henry Omaga Diaz sa Omaga Diaz Report. Henry Omaga Diaz, nagbabantay para sa bayan. Omaga Diaz Report. Pineke po, pineke ang manufacturing day. Yan ang lumalabas sa pagdinig sa Senado kahapon, ano po, tungkol dito sa issue ng farm relief. Pineke yung manufacturing date ng mga face shields para lumabas na bago ito. Ito lamang ang isa sa mga issue, at meron nang lumabas na mga witnesses at inamin mismo doon sa Senado na nagkaroon ng pangkagancho sa gobyerno. Para lamang palabasin na bago yung sinusupply nila ng mga face mask ng Pharmaly. Ano po? Ito po ay base sa naging mga witnesses, mga testigo, lalong-lalo na ni Senator Risa Fontiveros, ano, tungkol sa patuloy na pagdinig, patuloy na telenovela na may kinalaman dito sa Pharmaly, na ang mga may-ari ay, well, nakadalaw sa Malacanang, tinatayang kaibigan ng presidente si Michael Yang, yung isa sa mga official ng Pharmaly. Pero of course, dinidenay ng Malacanang na kaibigan man o kilala man, sabihin natin, dahil in-appoint yun once as economic advisor ng pangulo si Michael Yang, no? ngayon involved sa di umano'y anomalya dito sa Pharmaly. Actually hindi yung Pharmaly mismo, kung hindi ang anomalya dito ay yung pagbibigay ng proyekto na worth billions and billions of pesos sa isang kumpanya na ang capitalization, ang capital lamang ay 600,000, wala pang 1 million, bibigyan mo ng 8 billion mahigit pesos na project. At lumalabas na nga yung iba't ibang mga issues. Ano? Unang-una, yung proper pricing, pagkatapos yung connection sa Malacanang, pagkatapos eto na nga. At yung pagbibigay ng pabor dahil bukod sa pagbibigay ng proyekto sa isang maliit na kumpanya na worth billions of pesos ng gobyerno, hindi pa ito, hindi pa dito natatapos. Merong mga issue, halimbawa, na kasi itong nakakatapos, ang connection ng mga bosses ng Pharmaly sa Malacanang. Yun ang pilit na hinahalukay ngayon ng Senado. At ito nga ang dahilan kung bakit nagpapalitan ng mga anghang na salita mismo ang presidente, si Pangulong Duterte, at ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Richard Gordon. At ganun din sa mga iba pa mga senador na aktibo dito sa paghuhusga, dito sa pag-imbestiga sa Pharmaly. Eh ngayon nga, latest yung manufacturing date ng mga face shields ay pinalitan para palabasin na bago ito. Nasasabi ko po ito
dahil ito ang isa sa mga issues na tinatayang magiging prominente sa darating na eleksyon. Dahil sa gitna ng pandemya, ano ba ang ginagawa ng gobyerno para mapaganda ang sitwasyon ng taong bayan? Eh kung sa gitna ng pandemyang ito, nagkakaroon pa ng ganyang anomalya, napakaraming tao ang naghihirap, ang nagkakasakit, ang nawawala ng mahal sa buhay, siguro tama natin masabi na magiging isang malaking issue ito sa darating na eleksyon. Ngayon, napapag-usapan po ang darating na eleksyon. Ang dami ng mga nagdeklara na sila itatakbo sa 2022 bilang Pangulo ng Bansa. Nandiyan po si Senador Manny Pacquiao, si Mayor Isko Moreno ng Maynila, ganun din si Senador Pantilo Lacson. At hinihintay pa po ang kakahapon po yung KBL, yung partido ni dating Senador Bongbong Marcos, ni-nominate na siya bilang Pangulo, kandidato ng Pangulo ng KBL sa 2022. Of course, hindi pa raw tinatanggap ito ni dating Senator Bongbong Marcos. At ganun din, kaya hinihintay ng tao yung decision naman ni Vice Presidente Lenny Robredo. Of course, si Senador Trillanes, ang sabi ni Senador Trillanes, kung hindi raw tatakbo si VP Lenny, tatakbo siya kapag ka-presidente. Ilan na ba yun? Lima na ba yun na bibilang ko? O posibleng anim? Okay, pero ang isang mahalagang aspeto rin dito, sino ba ang napupusuan ng grupong isang bayan para i-endorso sa ngalan ng nagkakaisang oposisyon para labanan ang kandidato ng kasalukuyang administrasyon? Nasa linya po natin, makakausap natin, walang iba kung hindi si Attorney Howard Calleja. Isa po siya sa mga convenor ng isang bayan. Magandang umaga po, Attorney Calleja. Maraming salamat po sa bibigay niyo ng panahon dito sa amin po sa Umaga DS Report. Yes, sir. Good morning, Sir Henry. At magandang umaga po sa inyo mga televiewers, listeners at sa buong Pilipinas. Good morning again. Maraming salamat po sa pagbigay ng panahon. So, nasa na po tayo sa isang bayan. Marami po naghihintay. Sino kaya endorso ng hindi lamang ang taong bayan, maging yung mga kandidato. Naghihintay na lang kung endorso ba ako. Marami na kayong nakakausap. Opo, siguro para klaro lang, Henry, tuloy-tuloy ang usapan namin kay sinabi mo na nga kanina, VP Lenny, Senator Sunny, Mayor Isko, Senator Manny Pacquiao. Tuloy-tuloy po, I think ang operative word na pinag-uusapan natin is not opposition, but I think is unity. Yung sinasabi mo kaninang nagkaisa o unified, no? I think mas importante kasi mahirap to put a name na ikaw ay opposition, ikaw ay enabler, ikaw ay yellow, ikaw ay DDS. Tanggalin na po natin yung mga pangalan na yan dahil yan ay nakakadagdag lang sa ating gulo at confusion at disunity. I think what we all have to do now is really strive for a unified democratic forces, a unified group of candidate or candidates that would go against the Duterte administration. Yun po naman ang sinesearch at trinatry po o pinag-aabalahan po ng isang bayan. At nasan na po kami? Sa tanong mo kanina, Sir Henry, nagsimula po yung tinatawag natin na pulso ng isang bayan. Yung pulso ng isang bayan, yung aming pong parang tinatawag natin na internal survey among our members that started September 12 at matatapos po ng September 25. Dito po sa aming internal survey, tinatanong natin sa aming mga membro, ano ba ang mga issue na gusto mong tawag dito lutasin o mga importante sa iyo para bigyan importansya ng susunod na administrasyon. Kasama rin po dyan yung mga ano bang qualities ng leader
ang hinahanap mo para mamuno o maging leader natin sa 2022. But I think ang iniintay ng mga tao ngayon, sino ba nandun din, no? Yung pangatlong question, sino ba ang pipiliin mo sa pagka-presidente? At nandito ang mga pangalang VP Lenny, Senator Sonny Trillanes, Mayor Isko Moreno, Senator Manny Pacquiao at Senator Ping Lacson. So, nandyan po yan sa listahan natin together with vice presidents also and a list of 21 possible senatorial bets. So, hanggang September 25 po yan at sana po magawa namin yung ibang mga datos na kailangan pa na pagsamasamahin at sana po bago matapos ang buwan makapag-anunsyo o makapag-desisyon po ang isang bayan. Hopefully, tentative po within the end of the month. Alam nyo, Attorney Calleja, maganda po na pang-detail yung word na united o unified opposition. Kasi medyo dyan naguguluhan siguro yung mga tao. Kaya merong mga batikos dito. Opposition ba yan? Hindi naman opposition yan. Sinabi ng isang bayan na nagkakaisang opposition ito pero hindi naman talaga opposition. Buti po napanggitin nyo na medyo kailangan iklaro na yung word na yon kung opposition ba talaga o unified, nagkakaisang opposition ang i-endorso ng isang bayan. Medyo kasi nung unang mga announcement, attorney, yun ang impresyon ng naging impresyon sa taong bayan na ito, ipo-form namin ang isang bayan para pagkaisahin ang opposition. Opo, yan po ang mga sinasabi. Pero kasi, alam mo, Henry, yung word opposition is very subjective. Hindi naman porket lumabang ka sa gobyerno, ibig sabihin ikaw ay opposition. No? That's why we're calling ourselves not opposition, but actually democratic forces. Ano bang ibig sabihin ito, Henry? Ang sinasabi namin, naninindigan tayo sa, for example, rule of law. Naninindigan tayo sa sanctity of life. Naninindigan tayo sa pag-respeto sa ating konstitusyon, civil liberties, human rights. Naninindigan tayo sa paglaban sa Philippine sovereignties, Philippine sovereign rights over the West Philippine Sea. So, yung mga ganyan po, yung ating paglaban sa pandemya, sa ekonomiya, at pagbigay ng, let's say, jobs sa Filipino people, no? So, yan po ang mga pinaglalaban natin. So, kukuha tayo ng leader na naninindigan sa mga prinsipyo pong ito, accountability for corruption, accountability for EJK. Andiyan po yan. So, let us take out the names of opposition, enablers, dilawans, or whatever. Ang sinasabi natin, ikaw ba eh maninindigan dito sa mga prinsipyong ito na nagtatanggol sa mamamayang Pilipino at sa bayang Pilipinas? So doon po tayo tumitingin, no? And we look at the individual and where they stand for. And alam mo, Henry, what is important really, especially in unity, no? Mahirap i-unify, lalo na katulad sa amin, broad spectrum. Meron kaming kaliwa, meron kaming right, meron kaming left of center, etc. Ang kailangan dito talaga tingnan kung saan tayo may common understanding. Kasi marami siyempre hindi pagkakaunawaan, maraming mga tampuhan. Pero I think what is important is that we look at what is common, we look at what we can work together for the betterment of the Filipino and for the betterment of our country. Siguro doon tayo pagkakaunawaan, Sir Henry. Hanggang sa mga sandaling ito, ilan na po ba nakakausap ninyo na posibleng mga kandidato? As sa aking pagkakaintindi o pagkakaalam, ano po, medyo Manny Pacquiao. Si Senator Manny Pacquiao, merong lumabas ng mga literato kagabi. Hindi lamang alam natin yung source. Ano, sino nagpakalat nito na nakikipag-usap siya sa isang bayan. Ito yung after ng announcement niya na bukas pa rin siya sa kung anong magiging desisyon ng isang bayan para lang magkaisa yung natawag ng democratic forces, ano, against sa present dispensation. Go ahead, Dr. Tama po yan. Sabi ko nga, nakikipag-usap kami kay VP Lenny, Mayor Isko, Senator Sonny, Senator Manny Pacquiao. Yung pong litrato po na yan, tama po na nag-meeting kami at sabi ko nga, tuloy-tuloy naman ang pag-uusap. Pero siguro klaruhin natin na
yung pag-uusap na yon was a few weeks ago bago siya nagdeklara para maging pangulo. At siguro maklaro ko lang, pinag-usapan doon na open at willing na pag-usapan at i-explore kung saan nga tayo magkakaroon ng unified democratic forces. Wala namang commitments doon, pero ang commitment doon na klaro, willing at open at tuloy ang communication para sana mabuo ang unified democratic forces. Pero hindi ko narinig yung pangalan ni Senator Lacson na nakausap ng isang bayan. Kung hindi pa po nakakausap ng isang bayan si Senator Lacson, ang ibig sabihin po ba nito, hindi siya i-consider o bukas pa rin ang isang bayan usap kay Senator Lacson? Pag sinabi ko pong nakausap ng isang bayan, either nakausap ng grupo ng isang bayan, parang yung nakita nyo sa picture ni Sir Senator Manny, parang yun yung pinaka-exicom namin o mancom namin ng isang bayan na nakikipag-usap. No? Meron din naman nakikipag-usap individually, so but on their individual aspect, no, or individual capacity. So for Senator Ping, sinasabi namin na bukas naman ang pinto para makipag-usap. Pero kung sasabihin natin na nakapag-usap na yung kumbaga core or yung exicom ng isang bayan kay Senator Ping, hindi pa po nangyayari yun. Pero hindi naman po sinasara ang posibilidad na tuloy ang pag-uusap sa kanya in the same light na sinasabi natin na bukas at tuloy ang communication natin kay Senator Manny, Senator Sunny Trillanes, Mayor Isko at VP Lenny Robredo. So tuloy-tuloy naman po. Sabi ko nga, even though nakapag-declare na ang mga kandidato, it does not mean na hindi naman tuloy ang unity talks. I think mas malakas at masigla ang unity talks. Kasi nga, sabi ko nga, Sir Henry, dati sabi nila yung mga napapangalanan o nominado o naiisip na tumakbo, hindi pa nagdedeklara kung sila ay tumakbo. Ngayon malinaw na open sila, willing sila tumakbo. So I think the next step is really how to galvanize, how to put them all together and see hopefully where the intention to run for the presidency or the post that they are seeking is more, we would say, for the intention of service rather than ambition. Dapat doon po tayo sa mga leader natin na tinitingnan natin na sana po ang hangad nila sa posisyon para sa tunay na servisyo sa bayan at hindi po sa ambisyon. At ito po, one of the things na titingnan natin, really, how do they sacrifice ambition in terms of unity? Kasi hindi lang po unity in 2022, kailangan po ng Filipino people unity beyond 2022 kasi marami na pong hidwaan. Kailangan talaga po mag-isa-isa ang ating mga leader at mag-isa-isa rin po ang mamamayang Pilipino. Sa mga nakakausap, yun na po, meron, of course, si Senator Manny Pacquiao, meron statement. Ano? Pero yung ibang kandidato, nagpahayag ba sila meron ba yung indikasyon na willing sila na mag-sakripisyo ng kanilang mga ambisyon para magkaroon lamang ng pagkakaisa? Knowing na napakalaga ng pagkakaisa sa susunod na eleksyon. Yeah, klaro po yan. Narinig ko rin naman po yan nung nanood po ako nung nagdeklara si Mayor Isko Moreno na sinabi naman niya bukas ang kanyang pakikipag-usap sa mga kandidato at sa mga ibang grupo, which ako, I can confirm na bukas naman ang linya ng communication namin. So even from his statements, klaro naman po na willing siya makipag usap at makipagbuo ng unity democratic forces. At sinabi na rin po ni Vice President Lenny na yung kanyang mission talagang pagbuuin o ipag-unite ang mga kandidato. Nandun na rin po si Senator Sunny na sinabing willing siya mag-slide kung talagang tatakbo si VP Lenny o kung sino man ang magiging desisyon ng Unified Democratic Forces. So as far as we're concerned, siya apat na nakakausap namin ito, I can safely say na bukas ang pinto para sa usapin ng unity hanggang ngayon. Napakahalaga po niyan, ano, Attorney Calleja. So ang ibig sabihin, meron pa talagang possibility na magkaroon ng pagkakaisa dahil sabihin natin, medyo talagang
if you have the resources, the machinery, and the money, and napakalakas mong kandidato. Siguro ang makakapangtapat lang dito talaga yung pagkakaisa. Ano po? Tama po yan, Sir Henry. At saka sinasabi nga natin, pag magkaisa-isa tayo, magsama-sama, I think mas malakas tayo. And if we look at the history of Philippine politics, Philippine presidential elections after our EDSA revolution, wala pa pong presidente na nakakuha ng mayorya ng ating mga botante. Lahat po, nasa mga 40%. Pinakamataas po, if I'm not mistaken, is si Noynoy, I think, all 40% but I think yung kahit si President Duterte was about 38%. Ang pinakamababa ay si Fidel Ramos, which was less than 30%. Pero kahit si Erap nun was about almost 40%. So I think the target really is 40% to win. But I think with a unified democratic forces, we don't only target 40%, but we target more than 50%. Because sabi ko nga kanina, ang importante dito is not only to unite for one candidate or for the 2022 elections. Let us unite beyond the elections. Kasi nga, kung tayo watak-watak, kahit naman may nanalo, watak-watak ang mamamayang Pilipino. I think that is what is important, no? Kaya yung unifying and healing presidency, I think yun ang importante at kailangan natin. Oo nga po, no? Dahil nagkakaisa nga sa eleksyon. Katapos naman ang eleksyon, away-away ulit. kailangan na sabi dito, may friends tayo forever. O baka pwede tayo mag-friends kahit umakya tayo sa Baguio as friends. Pwede naman siguro. Tingnan natin. Pero, so may nakikita po kayo yung healing president na tinatawag. Somebody can unify the Filipino people even after the election, who is willing na magbigay talaga ng effort para pag-isahin. Eh kasi I'm sure this election talagang makakapag-divide. Ngayon pa lang medyo divided na ang taong bayan. Pero knowing na there's a possibility na magkakaroon ng maraming mga kandidato. Gaya nung 1992 ba yon at nung 1998 no? Ang daming mga kandidato sa pagka-presidente, kaya nga napakababa ng nakuha ng nanalo mga presidente noon, no? Except era, sabi nyo nga 40%, pero si Pangulong Ramos noong 1992 napakababa dahil ang daming magagaling na kandidato rin, so pwedeng maulit ito this 2022. Pwedeng maulit, pero sana nga sinasabi natin na sana magsama-sama, magbuo tayo para nga hindi na masama yung... Kasi hindi natin mapipigilan yan dahil multi-party system yung ating konstitusyon. Talagang you can run basta may partido ka. Hindi tayo parang Amerika na two-party system. Nonetheless, even with the multi-party system, kung tayo we work and we strive really to have a unified ticket, I think sabi ko nga pwedeng pagsama-samahin ito. At siguro Henry, kasama rin sa healing, you know, yung sinasabi natin na nagsimula yan na ilan administrations ago, pag napalitan yung presidente, pakukulong yung presidente. Pag napalitan yung mga opisyalis, pakukulong yung opisyalis. I think let us stop that cycle of vengeance or revenge or whatever from one administration or to the other, o yung sisisihin palagi yung kabilang administration. Huwag na po tayo magsasihan, huwag na po tayo magkuha ng revenge. Kaya nga sabi ko, dapat healing presidency. But let us not also forget, Henry, hindi naman ibig sabihin kung hindi mo sila kakalabanin or pakukulong, hindi naman sila pwedeng you go against accountability. So ang importante po dito is we have accountability using the rule of law, not the rule of the executive na basta ano na lang pwedeng mangyari, katulad ngayon kay Senator Laila na kahit ano na lang kaso isasampa mo, no? But I think what is important really is kung there is accountability, then I think we go ahead. If they are really may ginawa sila talagang kalokohan, then we go ahead. But we use the rule of law. We use the constitution, our civil liberties, the rule of law to have order, no? Mm-hmm. Hindi yung basta-basta na lang we do at a whim or what we want to do because tayo ay nasa position. I think that is more important. And once we have the rule of law, we don't only have order, but we have a good conduct that would last
the institutions for the next decades and generations to come. Okay. Sa pakipag-usap niyo po sa mga kandidato, naitatanong niyo po ba ito? Dahil sabi niyo, rule of law, kailangan. E paano kung halimbawa, yung ICC, sinabi ng ICC, at sinabi na nga na gusto nilang pumunta rito, mag-imbestiga, at according to Senator Trillanes, maaaring may epekto ito sa darating na eleksyon dahil depende kung sino manalo, kung papayagan nila na pumunta rito ang ICC o kaya kung anuman desisyon ng ICC eh dalhin doon ang kanilang nililitis ano. So isa ba sa magiging factor ito sa halimbawa sa pagpasya ng isang bayan kung sino ang i-endorse ito? Opo, sabi ko nga malaking factor yung domestic accountability at foreign accountability, no? Yung foreign accountability, diyan pumapasok yung ating EJK at yung sinasabi niyo na nga Sir Henry na ICC, no? Pero sa aming usapan sa mga nabanggit kong kandidato, klaro sila na sila tutupad sa rule of law, tutupad sa ating international obligations. So sa tingin ko, as long as we have that commitment from the candidates that they will follow the rule of law, follow our international commitments, there is no problem with allowing the ICC to come and make their investigations. Si Presidente Duterte nga nagsabi, di ba? Kung hindi ka natatakot, bakit hindi ka mag-cooperate? Kaso hindi ko nga alam kung bakit hindi nag-cooperate si Presidente Duterte, baka siya ay natatakot. Pero doon sa apat na kausap namin, VP Lenny, Senator Sani, Mayor Isko, Senator Manny, klaro naman na sila susunod sa ating international obligations at sa rule of law. So doon, medyo nagkakasundo-sundo yung apat towards that direction with the ICC. Mga kailan po kaya malalaman ng taong bayan yung desisyon ng isang bayan kung sino endorse? We are targeting po, Sir Henry, end of the month, no? Before itong mag-filing ng October. However, ito po ay tentative. Depende nga, sabi ko nga, matatapos yung aming pulso ng bayan na parang internal survey nitong 25. So, mag-aayusin pa namin yung datos at syempre mag-meeting pa yung General Assembly. Yung General Assembly po ng isang bayan, we have grown to more than 200 members dahil po ang membership ng isang bayan is more than 3 million already. Or about 3 million because we comprise 123 organizations and coalitions, 47 local chapters, 22 foreign chapters, and 12 youth chapters and organizations. So each of these have one representative each. So kaya kami lumaki po to about 200 members in our General Assembly. So in our General Assembly, after having all of these data gathered, magmi-meeting po kami. And then hopefully, ang botohan dito is by consensus. Ibig sabihin ng consensus, Sir Henry, kailangan 100-0. Kailangan lahat kami pumayag sa isang kandidato. So, consensus po yan. Pero pag hindi po nagkaroon ng consensus ng General Assembly, mapipilitan pong ibigay ang desisyon dun sa 24-member convener. So, bilang convener, 24 members po kaming nakasama-sama doon. At pag hindi nag-agree yung General Assembly sa isang kandidato in a consensus, mapipilitan na bumoto ang conveners. Medyo, ewan ko, sa tingin ko napakahirap ito, no? Na magkakaroon talaga ng consensus considering na napakaraming miyembro na, 3 million ang paid base nyo sa isa inyong grupo. Pero yung consensus sa Sir Henry dun sa 200 memorials, mga 200 na General Assembly, mahirap pa rin yun dahil 200 mahigit yun. So, isipin natin. Pero siyempre nga, because it's a coalition and since it's a broad coalition, we hope that, you know, we are inclusive of everybody's opinion and let's say sentiment. That's why we are hoping for a consensus. But mahirap talaga ang coalition building. But then again, sabi ko nga, wala namang mahirap pag mahal mo ang bayang Pilipinas. With that, maraming salamat, Attorney Howard Calleja, sa panahon na binigay niyo po sa amin dito sa Umaga Diaz Report. Thank you, sir. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Attorney Howard Calleja, isa po sa convener ng grupong Isang Bayan.
Ang Umaga Diaz Report ay magbabalik po. Ilang sandali lamang. Henry Umaga Diaz. Umaga Diaz Report. Sa paglalagay sa Metro Manila sa ilalim ng Alert Level 4, ito ang ilan sa dapat nating tandaan. Alam ito ay hatid sa inyo ng nag-iisang teleradyo. Wagi ang weekday merienda mo dahil sa sari-saring usapan ito sa teleradyo. Tuwing Lunes, pumara muna at pagsaluhan ng nakabubusog na sagot at impormasyon mula sa ating driver na si Manong Tim Orbos at konduktora Tina Marasigan sa Usapang Kalye. Alas 3, Martes, patamisin lalo ang inyong mga ngiti dahil sa mga tulong at serbisyo publikong hatid ni na Jing Castaneda at Doktora Luisa sa The Familia Connect. Alas 3, tuwing Miyerkules naman, makimerienda sa iba't ibang bayan sa ating bansa at mabusog sa ganda ng kalikasan kasama ang G-Diaries. Alas 2, Huwebes, gawing mas wonderful ang merienda kasama ang inyong paring tito, Father Tito Kaluwag sa Wonder Teacher. Alas 3, Biyernes, pagkakitaan ng kaaya-aya at kakaibang ideya sa tulong ni na Carl Balita at May Valle Seniza sa Business Above Usual. Alas 2, hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang teleradyo. Konting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa World Health Organization, may tamang paraan ang paghugas ng kamay na makakatulong sa ating makaiwas sa sakit. Una, basain ang kamay. Siguruhin sapat ang sabon para sa buong kamay. Kis-kisin ng sabon ang inyong mga palad. Sunod naman ay ang pagitan ng inyong mga daliri. Ipatong ang kanang kamay sa kaliwa at kuskusin. Gawin din sa kabila. Pagdikitin ulit ang mga palad at kiskisin. Pagkatapos naman, ang likod ng mga daliri sa magkabilang kamay. Hanggang sa makabalik sa palad gamit ang paikot na hagod. Dagdag lamang po, makakabuti rin sabunin ang ilalim ng ating mga kuko, lalo na kung mahaba ito. Huwag din kalimutang sabunin ang ating wrists o pulsuhan. Pagkatapos ay banlawan ng tubig. Tuyuin ng tuwalya ang kamay, gamitin ang tuwalya pang sara ng gripo. Isang beses lang po dapat gamitin ang tuwalyang ito. Dapat tumagal ang buong proseso hanggang sa makanta ang happy birthday ng dalawang beses. Ito po si Kuya Kim, nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Siguradong ganado ang simula ng linggo kapag kasama mo lagi ang nag-iisang teleradyo. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Iba sa tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, pero paunti-unti na lang. Street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisili Umaga Diaz. Umaga Diaz Reports. Henry Umaga Diaz pa rin po para sa Umaga Diaz Report ngayon pong araw ng Sabado, ika-25 ng 1 ng September. Uy, next week pala, no? Mag-uumpisa na yung filing ng candidacy ng mga magiging kandidato, no, po, sa pagka-presidente. Yan ang inaabangan natin talaga dahil napaka-crucial po
ng 2022 elections, lalo na sa ating mga adkain, sa ating kalayaan, sa ating ekonomiya, at sa pag-iral ng nararapat na mga batas. Ano po? At lalo na sa ating pang-araw-araw na pangbubay. Uy, kamusta po? Nanay Lita, Lita Manalo, kamusta po kayo? Sana okay kayo dyan, no? Sana sa isang pagkakataon, makita-kita tayo, Nanay Manalo, Nanay Lita. Po. At ang inyong balik-bayan mo muna tawag doon, si Mia, ha? Kamusta? Kamusta? Sana magkita rin tayo doon sa Canada. Kamusta sa inyo? Okay. Nawa pag-usapan po kasi itong eleksyon. Kaya po natin binabanggit at pilit na pinag-uusapan ang susunod na eleksyon dahil napakalagap po nito. Talagang napaka-crucial po para sa ating hinaharap po, ang 2022 election. Kaya po, mga kapamilya, abangan po ninyo. Magkakaroon po tayo ng serye ng mga kampanya para mabigyan ng sapat na edukasyon ang mga mamboboto, yung mga voters sa 2022 election. At mag-umpisa po tayo sa susunod na Sabado. Ilulunsad po natin ang ating voters education campaign na tatawagin natin sa halalang na 101. 101, pagboto sa gitna ng pandemya. Iba po ang sitwasyon ngayon . Kahit yung pangangampanya, iba na po ang magiging sitwasyon. Hindi na, siguro iiwasan ng mga tao, no? At ng mga kandidato. At siguro isa na rin sa magiging panuntunan ng COMELEC. Mahirap na yung mga close contact sa mga botante, no? Hindi na pwede pakamay-kamay ngayon. Ako, medyo delikado para sa lahat, para sa kandidato at para sa mga botante. Kaya iba na yung rules yan. At dahil dito, iba na rin ang magiging landscape sa panahon ng kampanya. Napaka-importante ng social media. Siguro pagbukas natin ng Facebook, ano to? Sino na naman ito? Sari-saring mga kandidato, makikita natin sa ating social media. Kanya-kanyang mga laro yan sa paggamit na mass media at social media. At pag-uusapan po natin lahat ng tungkol sa darating na national and local elections, ngayong boboto tayo under new normal. Kaya sabi ko nga kanina, ibang normal na ito, new normal. Dapat updated po tayo sa mga impormasyon. At siguro, serye po ito. Siguro every other Saturday, pag-uusapan po natin yung mga nararapat, ano ba dapat gawin ng isang botante, ano ba dapat malaman ng mga botante sa darating na 2022 national elections. At kayo rin po, kaya ba may concern kayo, mag-text lamang po kayo sa ating teleradyo para maitanong po natin sa mga kinaukulan yung inyong concerns sa tungkol sa darating na eleksyon. Umpisa na po ito sa susunod na Sabado. Ngayon, eleksyon pa rin. Napag-usapan nga namin kanina ni Attorney Howard Calieja. Ano po, mukhang maraming kandidato. Kung hindi magkakaroon ng pagkakaisa, sinatawag yung pagkakaisa sa mga democratic forces. At ganoon din, ano ba yung epekto? Halimbawa, magkaroon nga ng nagkakaisang kandidato ang isang bayan laban sa kandidato na kasulukuyang administrasyon. Kung hindi mangyari ito, ano man senaryo na nakikita po natin na napakalaga dito. Kaya mga kausap natin, walang iba kundi si Professor Gene Franco ng UP. Tignan po natin, himayin natin further ang magiging sitwasyon para sa susunod na halalan. Magandang umaga po, Prof. Gene, at maraming salamat sa pagbibigay niyo po ng panahon dito sa umaga this report. Magandang umaga, Henry. Magandang umaga rin sa mga nanonood.
So, nandun ang posibilidad. No? Well, kung di naman magkaroon ng pagkakataon na magkaisa, itinatawag na democratic forces. Hindi na raw opposition ngayon, hindi na unified opposition, kundi democratic forces. Kasi nga, divisive yung sinasabing unified opposition. Gayun pala, meron na tayo natitinig na enabler naman yan. bakit atap ng isang bayan niya? So, now, isang bayan prefers it na tawagin itong nagkakaisang democratic forces. So, ano nakikita nyo? Nakikita nyo ba na magkakaisa ito? O kaya talagang kung hindi man sila magkaisa, halimbawa yung mga forces na ito, laban sa kasalukuyang administrasyon, ano mangyayari? Will it divide the vote? Yes, definitely it will divide the votes. No? At ang mangyayari, syempre, mahihirapan din silang mahihirapan din kasi pag masyadong maraming mga kandidato, mahihirapan silang i-differentiate yung sarili nila sa isa't isa kasi syempre mga debates hindi siya magiging one-on-one, so lahat yan popularity, lahat mga motherhood statements lang, so mahihirapan tayong suriin ng mabuti yung mga platforma nila. Nako, pero marami naman na baka sa akin, ewan ko lang, Prof, ano? Sa akin, ilan lamang yung tanong na napaka-importante na suriin ng taong bayan. Halimbawa, ano ba ang stand ng isang kandidato sa West Philippine Sea? Ano ba ang stand ng isang kandidato sa human rights? Ano ba ang stand ng kandidato sa paghawak ng pandemya at sa hinaharap natin sa gitna ng pandemya ito? Yun ang basic, ano, Prof. Totoo 'yun, no? Pero ang mangyayari kasi lahat naman 'yan sasagutin yung kung alin ang feeling nila gusto ng tao. Pero ang tanong paano? Halimbawa pandemic recovery, anong gagawin mo, no? Paano mo gagawin yung pandemic recovery? Kumbaga, the devil is in the details. So, yun ang kailangan suriin. Na hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon kung napakaraming kandidato, no? So, magiging popularity contest pa rin yan. Tama po kayo, Prof. Jin. Ano? Dahil, basically, yung mga nakaraang election, nagiging popularity contest, nasan tayo ngayon? Exactly. Oo, exactly. So, kung halimbawa, magiging kaninong disadvantage ito? Halimbawa, kung pumasok si Senator Bongbong Marcos, incidentally, sinasabi ko nga sa National Union of Journalists of the Philippines, dapat lagyan ng mga context sa mga kandidato. Halimbawa, pinag-usapan natin si Senator Bongbong Marcos, hindi maalis sa kanya yung issue ng kanyang tatay. No? 21 years ng martial law, ng authoritarian government, at yung mga na-decide na mismo ng korte ng mga kaso ng pagnanakaw, no? Laban sa mga Marcoses. Hindi maalis yan eh. Dapat nandun yung mga context. Halimbawa, yung ibang mga kandidato, no? Kung paano sila nag-behave nitong mga nakaraang mga taon na kailangan ng taong bayan ng suporta para sa demokrasya. Pero ang mangyayari nito, talaga popularity. Hindi yung mga issue na yon. Yes, of course. Oo. Pero syempre, yung mga kandidato at saka yung mga magiging kalaban ni Senator Bongbong Marcos talagang paulit-ulit nilang ipapaliwanag sa mga tao o ipapaalala sa mga tao yung mga nangyaring karahasan, mga nangyaring mga corruption nung panahon ni Marcos. So hindi mo na maiaalis. Ito yung pinakamalaking bagahe niya, of course, no? Disadvantage ba sa present administration kung halimbawa hiwalay na tumakbo si Senator Bongbong? Sa pagkapit. Yes. Oo, sa tingin ko, oo. Pero advantage din sa magiging malakas, no, kung Bongbong at Duterte, pero advantage din sa mga kalaban nila kasi parang iisa yung magiging mensahe mo against them. Kasi kumbaga may parallelism yung parehong administration, yung administration ng tatay ni Bongbong tsaka yung present administration.
Yung merong mga kandidato, Pro, na sinasabi pwede makapag-divide, halimbawa, ng 30 votes. Halimbawa, si Senator Manny Pacquiao. Makukuha rin niya yung ibang voto ng administration. Oo, kasi nga bilang yung regional vote sa Mindanao, no? Pero dapat isipin din natin na napakatagal na nanatili na namahala ng Davao, no? Yung presence nila sa Mindanao, sa Davao ng mga Duterte. So meron talagang mga loyal votes silang makukuha doon na hindi talaga matitibag. Ngunit si Manny Pacquiao naman, isipin natin na may mga tao, na mas maraming tao ang gusto siyang maging boksingero. Diba? Mm-hmm. Mas palagay ang loob na maging boksingero siya kaysa sa maging politiko, no? So ibig sabihin, pwedeng yung mga tao gustong-gusto siya pero bilang boksingero, hindi bilang politiko. Na may ganong paghihiwalay. So yun ang kailangan niyang i-manage, no? Kung gusto niyang manalo. Makaka-apekto ba sa kanya yung division sa PDP laban? So palagay ko in terms of support from politicians, pero yung suporta sa tao kasi hindi naman pumoboto ang mga tao sa base sa political parties, eh, di ba? So hindi siya magiging kawalan ng boto pagdating sa tao, pero yung suporta na of course magde-generate din ng boto o hindi boboto sa kanya in the future yung mga politiko na kasali dun sa faction. Yun yung mawawala sa kanya, of course. Pero yung mga politiko, in reality, ito yung close to the ground. Ito yung pwedeng kampanya sa mga tao, sa grassroots, para sa isang kandidato. So, kung divided, halimbawa, yung political party mo na magsisilbing machinery mo sa iyong kampanya, medyo hindi kaya hihita. Oh, totoo. Pero alam mo, hindi naman din sila ganun ka-loyal pagdating sa election kasi they're also busy fighting for their own survival, no? So, pero dahil may pandemya at may mobility restrictions, tingin ko ngayon more than ever napakalaga na ang tatakbo sa national makuha nila talaga ang loyalty, masiguro nila. No, kasi nga dahil largely magiging on their own yung ibang local politicians to campaign in their area. So hindi ko alam kung paano nila i-secure yung may ensure na talagang loyal sa kanila, no, at hindi magpapalit-palit. Hindi magpo-produce ng balota na andun ang mukha niya pero iba-ibang kandidato. May minsan ganoon ganoon ang nangyayari sa local, di ba? Okay. Si Senator Pantilo Lacson perceived na opposition candidate. Pero siya rin nagsasabi na hindi naman ako opposition na, oy, para sa tama lamang. Pero in reality, will he divide, halimbawa, yung opposition ko? Oo, kasi yun, may mga, oo nga, no? Pero hindi ko hindi ko masasabi, pero kasi I don't think he is really regarded as an opposition by most Filipinos. Hindi natin kasi masyadong nakadikit na siguro dahil yun nga sinasabi nga quote unquote enabler nung mga early parts of the administration. So, mahirap din sigurong maalis sa isipan ng mga tao na parang itong mga huling taon na lang sila medyo tumiwalag sa Pangulong Duterte. So, mahirap tingin ko maalis yon, although ngayon medyo lumalakas ang nila, no? Ang banat nila sa administrasyon, pero kasama na ito sa kailangan nilang i-address, no, sa kampanya. Si Mayor Scott, of course, hindi naman natin masasabi na opposition si Mayor Scott, no? Although medyo mabanat din siya lately, probably because of his plans sa 2022. Pero, sabi nga, may nagsasabi, hindi ko lang alam, Prof. Jim, na tama naman yung play ni Mayor Scott dahil hindi mo pwedeng divide yung Duterte votes at yung opposition votes, walang mangyayari sa'yo. Kung ikaw ay
isang magaling na politician, kailangan ligawan yung parehong block. Oh, sa tingin ko na naliligawan niya, no? Kaya rin siguro umaalagwa yung ano niya, no, doon sa mga surveys, kasi unang-una yung sinabi ko na rin nung nakaraan na meron siyang imahe na nakukuha na parang pareho sila ni Duterte, yung parang simple, quote unquote, mukhang authentic, regular guy, pero minus yung sexism, tsaka yung ano, no, yung pagmumura. So nakukuha niya na yon without being an outright opposition, di ba? So nakukuha niya talaga yon, no? Tsaka yung kanyang sinasabing yung ginawa sa Maynila, so kasama na yon, no? So kaya niya nakukuha yung ano, no? Kumbaga tumataas siya sa surveys at maaaring may nakukuha siya dun sa mga ibang bumoto kay Duterte, at saka yung mga nagsasabing matanda na si Duterte, ito bata, malaking hatak din yun kay Isko. Ngunit ang gusto ko lang sabihin kay Isko, kailangan niyang ipaliwanag halimbawa dun sa political ad niya na paano niya gagawin. Kasi hindi naman pwedeng lahat ng tao ay maging katulad niya, di ba? May mga opportunities siyang kailanman hindi makukuha ng ibang tao, no? So parang paano niya gagawin, no? Kasi may mga structural ano tayo, problems na kailangang tibagin para maging pantay-pantay ang oportunidad ng mga tao, no? So yun ang kailangan niyang address siguro sa susunod sa kanyang platforma. Kasi hindi ako naniniwala ng lahat ng tao pwedeng maging Isko. Kasi merong mga bumubuhay nila, nagpakapagod, hardworking naman sila, pero kailanman hindi sila uunlad, no? So yun ang kailangan niyang i-address. Yun ang gusto kong makita sa kanya. Although siguro gusto niyang palabasin na isa ako sa inyo. At ako'y nagsikap, nanggaling. Yun ang ano, yun ang siguro every election, yun ang pinakagasgas ng mga sinuka. Ako'y galing sa kita. O, naalala ko, dumungoy ko sa putik. Sa basura. Tama. Maganda yung case ko, na, and I must admit, powerful na political ad sa simula, no? Pag nagpapakilala ka. Pero pagka sana yung mga susunod, may mga substance na, no? Okay. Pero, kilala ba na ba sa buong bansa, national, si Mayor Isko, considering yan, no? Mayor ng Maynila. Totoo, no? Hindi pa siya ano, kasi pag nakita mo yung ratings niya sa survey, although umaangat, talagang ano pa rin, no? Kilalang-kilala siya sa Luzon at sa NCR. He has to work harder sa Mindanao especially, no? Although sinabi niya na Bisaya yung mga parents niya, hindi natin alam kung marunong siyang magsalita. Alam mo, sa regional roles, napakahalaga ng alam mo magsalita, no? So yun yung ano niya, no? Yun yung kailangan niyang i-work out. So yun. Pero remarkable na rin kahit papaano yung kanyang ano, kasi kailan lang naman siya naging mayor, pero bakit ang ano na, no? Kahit may mga supporters na siya sa Mindanao at saka sa ano, sa Visayas. Right. Prof Jin, kailangan magbalik muna tayo sa studio. Sandali lamang, ilang minuto lamang ito. Okay, kami po ni Professor Jin Franco ng UP magbabalik. Ilang sandali lamang po. Umaga Diaz Reports. Sa paglalagay sa Metro Manila sa ilalim ng Alert Level 4, ito ang ilan sa dapat nating tandaan.
Ang maalalang ito ay hatid sa inyo ng nag-iisang teleradyo. Wagi ang weekday merienda mo dahil sa sari-saring usapan dito sa teleradyo. Tuwing Lunes, pumara muna at pagsaluhan ng nakabubusog na sagot at impormasyon mula sa ating driver na si Manong Tim Orbos at konduktora Tina Marasigan sa Usapang Kalye. Alas 3, Martes, papalisin lalo ang inyong mga ngiti dahil sa mga tulong at serbisyo publikong hatid ni na Jing Castaneda at Doktora Luisa sa The Familia Connect. Alas 3, tuwing Miyerkules naman, makimerienda sa iba't ibang bayan sa ating bansa at mabusog sa ganda ng kalikasan kasama ang G-Diaries. Alas 2, Huwebes, gawing mas wonderful ang merienda kasama ang inyong paring tito, Father Tito Kaluwag sa Wonder Teacher. Alas 3, Biyernes, pagkakitaan ng kaaya-aya at kakaibang ideya sa tulong ni na Carl Balita at May Valle Seriza sa Business Above Usual. Alas 2, hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang teleradyo. Konting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa World Health Organization, may tamang paraan ang paghugas ng kamay na makakatulong sa ating makaiwas sa sakit? Una, basain ang kamay. Siguruhin sapat ang sabon para sa buong kamay. Kiskisin ng sabon ang inyong mga palad. Sunod naman ay ang pagitan ng inyong mga daliri. Ipatong ang kanang kamay sa kaliwa at kuskusin. Gawin din sa kabila. Pagdikitin ulit ang mga palad at kiskisin. Pagkatapos naman, ang likod ng mga daliri sa magkabilang kamay. Hanggang sa makabalik sa palad, gamit ang paikot na hagod. Dagdag lamang po, makakabuti rin sabunin ang ilalim ng ating mga kuko, lalo na kung mahaba ito. Huwag din kalimutang sabunin ang ating wrists o pulsuhan. Pagkatapos ay banlawan ng tubig. Tuyuin ang tuwalya ang kamay, gamitin ang tuwalya pang sara ng gripo. Isang beses lang po dapat gamitin ang tuwalyang ito. Dapat tumagal ang buong proseso hanggang sa makanta ang happy birthday ng dalawang beses. Ito po si Kuya Kim, nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Diaz, nagbabantay para sa bayan. Umaga Diaz Reports! Umaga Diaz Report, Andrew Umaga Diaz pa rin po. Kasama pa rin po natin, walang iba kundi si Professor Jan Franco ng UP. May dalawa pa po. Si Senator Trillanes, Sunny Trillanes. Medyo mababa talaga yung numbers ni Senator Trillanes. Pero kung merong sasabihin opposition, day one pa lang, si Trillanes ang nakikita kong lumalaban na. Oo, yes, totoo. Eh, hindi pa nga nanalo, di ba? Kandidato pa lang si Pangulong Duterte. Meron na siyang mga criticism. So, totoo naman yun. Pero will this affect also his, yung kanyang, halimbawa, hindi tumakbo si Bibi Lenny, sabi niya, tatakbo siya. Will this affect his numbers? Kapag hindi tumakbo si Bibi Lenny, syempre kahit papano yung mga gustong bumoto ng totoong opposition, yung iba doon makukuha of course ni Senator Trillanes, hindi ba? Pero hindi ko lang alam kung sinong i-endorse ni VP Lenny kasi. Depende pa rin. Lumabo ng iba i-endorse ni VP Lenny. Malamang kung dito tumakbo. Pero palagay niyo, tatakbo ba si VP sa reading niyo? Di ba meron siya sinabi kung tatakbo si Bongbong Marcos? Tatakbo siya? Mm-hmm. Tama ba? Tama ba yung naalala ko? Kung one-on-one daw. Kung one-on-one. Okay. Oo nga. So yung chances sabihin natin nagkakaisang democratic forces, maapektuhan ba kung di siya tatakbo? O kung tatakbo siya? Anong magiging effect nito? Alam mo, kasi yung so-called democratic forces, malulusaw ng kaunti yung mensahe nila kung hindi tatakbo si Pangulong Lenin, ay si VP Lenin, no? Unless nga ma-endorse siya at sabihin niya, ito sa palagay ko ang totoong opposition, kasama natin ito, ganyan, or explain kung bakit in the initial stages, sila, no? Nagsuporta kay Pangulong Duterte, pero... Kasi nga ang pinaka kumbaga ang poster girl ng narrative dito sa against this administration si
VP Lenny, no? So, maapektuhan. Malaki magiging epekto sa linya ng oposisyon kung di siya patakbo. Although, kaya nga siguro yun yung sinabi niya, kung hindi siya tatakbo, magiging role niya mga kampanya, tutulungan, susuporta, yun yung magiging role niya. So siguro gusto rin niyang planchahin yung mensahe kung hindi siya tatakbo. Dahil alam niya nga galing sa kanya yung buong naratibo ng pagiging oposisyon. Okay, isa siguro wala na tayong oras. Isa na lamang po, Prof. Ano? Sa pagka vice presidente kasi, palagay niyo malakas pa ba? Well, sa survey medyo sabi nila mataas pa raw ang numero ni Pangulong Duterte. Palagay niyo malakas talaga siya as vice presidente? Yung ano kasi, no? Yun yung problema sa atin, nahihiwala yung boto ng presidente at VP, no? So kung mananatili siyempreng mataas yung kanyang ratings madaling isipin na may chance siya sa 2022, no? Pero alam mo, meron ding mga sigurong mga ibang mga bumoto sa kanya dati na hindi na rin siya susuportahan ngayon dahil ang pwedeng maisip ay yung kanyang edad, no? Hindi mo maiaalis yan, ano? At pangalawa, yung may mga na-disappoint na rin kahit papano doon sa pandemya, yung response niya sa pandemya. So yun, tingin ko hindi na siya magiging katulad nung kung ano yung na-receive niya nung 2016 elections. Okay, good luck sa ating lahat sa darating na election. maraming salamat, Prof. Jane, sa panahon ng binigay. Maraming salamat din. Thank you. Salamat. Si Professor Jane Franco ng UP. Maraming salamat po para sa Umaga Diaz Report. And Umaga Diaz po, siyempre, abangan si Dr. Luisa at si Coach Harris para sa Daily News. Hanggang sa muli, salamat. Henry Omar. Sa paglalagay sa Metro Manila sa ilalim ng Alert Level 4, ito ang ilan sa dapat nating tandaan.